kung makakapag-contest nga ba dito si Carl TZ, knowing na siya rin naman yung Olus, kaya niya maipagsabayan, pero definitely, yung Lancelot mas may advantage eh. Yeah. Mm-hmm. Alam mo, ang daming pwede gawing avenues niyan. Pwede Romecta from base. Pwede siyang sumalubong for a spawn. Pero mukhang echo dito. Etomax! Napakabagal! Ang lakit ng lakad ni Etomax doon. Pero habang ganun ang nangyayari sa mid lane, kumuha na ng pagong si Ryzen. And this opens up for an advantage in terms of the gold lead, in terms of map control. Nakikita mo talaga na yung Omega objectives lang talaga yung gusto nilang gunin muna. Alam mo, feeling ko nakatutok sila sa kanilang mga watches na, pre, alam mo yung oras dito, kailangan nasa oras din natin. Hindi ka natin namalayan na nag-turtle na kaagad si Ryzen. Bilis na. Ganun kabilis yun. Pati hindi na ito yung sinasabi kanina, DDDZ. Na pag naunahan, eh talagang kayang timingan. Even though na kaya siyang counterin, pero nice escape from 3 Mark Easy there with the sidestep para hindi lang tamahan ng ultimate. Dalawang umaatake at the same time, pinitigan nila ng magandang pwesto dito si Carl Easy, pero as Omega din, aggressive din dito sa pagdepensa. Gusto kong gusto na nilang habulin, pero alam nila na kailangan munang dumistan siya. 3 Mark Easy, nakaabang. Missile will not connect, pero Falling Star mo dito, naka-prepare. Tatamahan dito ang isa. May Feather Dislike agad na kasama. Eto Max, makaka-flee. And saktong-sakto lang yung bitawan nila dito. Pero now, advantage ang OMG in terms of the gold lead, pero dun sa kill na yun, crucial din eh. Yep, sobrang crucial talaga dun kasi nakikita natin na medyo slow-paced yung laro natin at 3-minute mark, and Curtis is slowly getting his COD, his Lock of Destiny, at kapag si Curtis ang nakauna sa pagkuha ng COD, mas mauuna agad yung timer niya, mas makakuha niya agad yung power spike. Wow! Z-Man! Triple knockup! Tapos may andaling Yuri pang kasama. Merong follow-up, meron din payong, pero isa lang ang mapapatumba. OMG, walang bawi sa ginagawa nawa ni Yawi. Nakapag-build up na rin siya eh. And yung nagiging decision na lang ngayon talaga ng Echo would be focusing on the XP lane dahil nalulugi doon si Team Marquise. So, tatlo sila dito magkakasama. Renjo, wala nang takas. Makakakuha sila dito ng gold from the... Right now, kahit namang sila sa net worth, unti-unti nakakabawi naman dito sa momentum yung Echo. Alam mo, dito rin nakita ko, no? Kailangan din nilang i-ano eh. Roy! Oh my gosh! Easy, pinagtulungan! Pinagsama-samang pwersa, may flame shot pa. Alam mo, sasabihin pa nga ako, pero nakita ko yung gank na yun. Alam mo! Nang par-par team nila. And nakita mo naman na talagang gusto lang nilang nakawa ng resources. Curl Easy dito without the purple buff and Ryzen. Utilize yung kasong alam si Yawi. Nagpagulat na naman. Si Pa, tapos may andahing Yuri pa. Ngayon wala na siyang takas. Mapapatumba si Ryzen right after si Yuri that purple buff. Pero meron dito Falling Star Moon for the follow-up. Sama-sama na ang Echo Express onto the mid lane. And right after that, dispersed na. Parang mas nagiging effective yung rotation at ikot dito ng Omega kasi sila yung nakakuha ng mga gold. Napapadalas talaga sa atin. Kailangan talaga maka-isolate ng isa eh. Katulad nito, Yawi, Benny Cutie. Yung si Cortese na dito rin. So, alam, 3v4 situation. Celra is low pero may dragon ng mga habol. Andito na si Benny Cutie. Habulin ng kanyang kalaban. Pero may sipa nga lang. So, dalawang laban ang mangyayari at the same time. Eto Max versus Benny Cutie. Pero nakakapag-sustain. Habulin siya dito ni Chakno. Former teammate. Balik ka muna dito sa amin. Pero meron pang flame shot na kasama. And there goes a kill for Chakno. Echo. Talker. And again, War Axe, enough na yon para makipagsapakan or makipagbalugbugan every team fight. At yun din yung hinihintay ng Echo ngayon. But ngayon, OMG, still capitalizing their advantage. We play aggressive sila. Balik na naman sa Aliyo play. Si Elra ang mahuli at rinig ang mga sigawan. Si Kurt Easy nakaabang lang. Planadong planado, sukat na sukat. Dahil pwesto ang Echo for the Lord. Kaso nga lang, on a 4v5 situation, kaya mo ba itong mag-sustain, DDZ? Yeah, probably they're able to sustain. Uy, Yawi, nakatakas pa. May payong si Eto Max dito, napakasakit. And si Renjo, biglang mapapastep. So dalawang mawawala ka. Si Ryzen na mapapatumba. Curl PD is alive and meron silang retriuser dito. The missile will not... Hanap sila ng butas para patungin si Ryzen. 3 more easy with aggressive falling star moon. Tapos may dragon. Meron din Feather Dare Strike. Papasok na si Benny Cutie. Tatlo ang kanyang katapat. Pero ibabato siya ni Chakno. Pabalik sa nakaraan. Pero si Ryzen dito just trying to clear out those minions. They need to... Nandun naman si Yawi sa may bandang harapan. Hindi na nakalapit pa si Ryzen dahil dun sa takot. Nandun ang presensya ng isang tangke. Habang dito na si Kenra paatras ng mga pre. Kurt Easy palipasipan lang. Nakabang! Pero tinaman pa rin, what a play! At ito na nga yung bawi nila. Nakahampas na si Cartesi. Nagagalit na sila at pumasok rin si Trimar. Ngayon, gusto pasokin Renjo for the counter go. Mabubuhay pa nga Chakno with those smart missiles.
Wow! Ramdam na ramdam ko sa sigaw kung paano naging maganda yung flank na yun. Nagulat ako. Most probably this... Mahihirapan taga yung ONG. Kinulat na naman. Aggressive plays from Yawi. Pero mukhang siyang madidiscratch. May sipa nga lang. Pero may kasama din itong dala. Renjo, mapipilitang umatras. Pero andito na hampas si Carl Tizzy. Ramdam na ramdam. Pero yung mga sagot ni Kelra. Napauwi si Carl Tizzy. And ngayon, si Benny Cutie, hindi niya na make use yung... Oo nga, yun yung ginagawa ng Echo ngayon. Kailangan taga nila ng strong frontliner para ma-prevent. Oy! May baton naman si Chapno. Naglumpat, naghaboy. Pero andito na naman sila. Bigla nilang tumalon, tapos binato pabalik. Grabe. Huli si Tremor TZ, one man down. Dati sa edge, antayan, ambahan, Omega dito. Naghahanap lang ng magandang posisyon. And si Ryzen dito ang susi nila for the steal. Pearl TZ, hampas atras. Yun ang ginagawa eh. Gusto mo sumayaw ng ano eh, cha-cha eh. Kaso nga lang may missile dito, kukonekta on the Yawi. Chakno, fight in the possession. Pero maka-cancel out of Penetrate Strike. Na ba ito si Benny Cutie? But now Ryzen is focusing on the Lord. Pero may sipa si Yawi. Kelra goes down. Habang si Renjo dito may isot sa gitna. And si Carl TZ nagwawala. They have the Lord pero nawalan sila ng dalawang miyembro. And si Benny Cutie dito bababa na mula sa langit. Hahabulin ng tatlong miyembro pero buhay pa rin ang Omega. Makakabasag nga ba ng Torre sa gitna? Oh no. Ang ganda ng kanilang ginawa pero... Napabayaan. Mega timers din, no? Alam mo kasi talagang Sunday prime time talaga, Santi. Ooh! Kickback, TikTok para kay Renjo. Tapos may nakabang na knock-off. Kami from Benny Cutie. Tapos may Feather Dare Strike pa. Pero andito yung Dragon, nagwawala. Gusto nilang manghabol dito. Pero may ipitata sa gitna. Di malaban sa isa. Pero may follow-up from Yawi and Kurt. Ngayon, papasok si Ryzen. Pero atras muna, pabalik. Tremor. Takno buhay pa rin. May immortality pa. Pero andito si Benny Cutie. Gustong isil yung deal. But now, andito na yung pababa. Nagwawala si Ryzen. Oh, no. Na parang bula. Tremor TZ, siya dito yung ahabulin, pero may flicker out pa, Feather Dare Strike for the counter! Kelra goes down! Merong immortality! Ano pa nakakuha sila, yun yung kailangan nilang pick off, but Kelra, ang ganda ng range niya dito. Uy, hindi nakalapit, and si Carl TZ nga dito, may ipit! Natayungan ni Eto Maxin, napatumba na ang jungler na gustong humampas! Wala si Carl TZ! Habang si Renjo na maanti mo, peso na sa may bandang likuran, Tremor TZ will save Yawi, pero hindi ata papayag si Chakno na siya lang yung may kasama. Ooh. And Renjo maliligtas si Chakno for the save. Andito na rin ang bawi. Isa laban sa lima. Tremor TZ for the flicker out. Dito tahimik lang sa Gedli pero may payong na naman. Flake jump! Dito ma! Higan ang enabler turret. Yawi makakapag-extend. Hitlatan siya lang. Chakno! Oh! With the flicker in! Nahuli niya panin si Kurt TZ with the burst! Pero andito na rin yung follow-up play. Kaso nga lang may tusok. Tusok na pasok, kasama ka lahok, mag-uubos ang lahi, ngunit may matitirang buhay ka mo. Sipa from Yawi, Kelra goes down, may bawi pa ang Echo, pero si Tremor TZ na ang nagsuzone out. Sila yung mga habol, sila yung hindi bibitaw, kasama niya din si Benny Cutie, former teammate. Napatubla si Eto Max, bagsak yung isa, Phantom Execution, pero hindi. Nakita na siya, mukhang ibibigay ng lato, they have the vision, pero mukhang si Yawi dito makakapagbigay ng space para hindi na makalapit pa si Ryzen, pero andino si Benny Cutie. Na palalim ata! Mukhang babagsak ang isa habang buhay pa ang Omega. Feather Dare Strike ang sakit! Oh, pero mukhang may bawi na naman si Yawi. Ito na! Akalaan mo kayo pa yung effective! Oy. Pero mukhang hindi effective. Yung gagawin pero 3 more teams, you can escape! Nakasalaman! Dalawa ang mahuhuli! Tapos balik na naman doon sa race ni Kurt TZ. Kelra goes down, Renjo is low. May immortality pa pero mukhang hindi mo na mapapop. Yawi is still alive, pero back up for Eto Max. Oh. Now, may minions, pero si Ryzen dito nakakapag-focus pa rin on clearing. So, tatlo ang de-depensa para sa Omega. Apat naman sa Echo. Maging aggressive! Oh, pero may Winter Crunch on play! Gusto mag-throw as a player, pero immortality! Sabay-sabay, nag-pop! Kaso nga lang may minions! Base sa ta Echo! Oh. Then, take game number one! Oh, ramdamin nyo! Ang ikot. Ooh, si Renjo agad ang naging target. Ang taas ng power spikes ng Echo ngayon talaga. O sige, sama-sama muna tayo dito. Alam natin pwedeng umikot dito si Chakno eh. Knowing that as a Franco, pwedeng mag- yung mga gulatan factor talaga. Doon sila nakakapitalize yung early game eh. Talagang, alam din naman siguro ng OMG to. Kaso na-caught out of the position talaga sila. Ito na naman. Ang bilis ng ikot ng Echo! Translot sa in-game. And now, showing his skills, talagang nakakuha din siya ng maganda. Ooh! Ito na naman! Yawi with a kick! Si Ryzen, nakabang ang defender strike! Yun naman yung combo nilang ginagawa kanina pa. Pero si Kurt Easy dito, gustong kunin ni Eto Max. Kaso nga lang si Berry Cutie, gusto nyo na yung habulin. Pero si Carl Tusok! At dito na! Nagwawala na dito ang mga tusok-tusok! Quantum execution, tapos pasok!
Pagkatapos nun, out lang din kaagad. Carl Tizzy, kung kailan siya kinakailangan, doon din siya dumadating. Ibang klase. Alam mo, Carl Tizzy dito, ibang klaseng feathered kick combo ang binibigay doon ni Yawi at Carl Tizzy. Pero mukhang may nahuli dito. Kaso nga lang yung Ruby yun. So, not wala silang mahuhuli. And 4-2 na dito ang kit na makapwesto. Renzo, makakatakas. Dala-dala ang palakol. Pero ngayon, focus pa rin si Carl Tizzy onto Kenra. Meron silang crowd control dito. Ito dito na nga! Ooh. Yung 7 force, pero hindi pa rin enough. Out of range siya dun sa mismong base after nung kagat ni Chaco. Kailangan na kailangan nilang mag-react eh. Wala silang choice. Dahil nga yun ang gustong gawin. Pero hanggang na naman, I am offended! Offender, there's strike! Echo ngayon! Yung chemistry nila sa team, pinapakita lang nila kung gano'ng ka sila ka sa 8-6. Yawi with a kick! Phantom execution na naman! Tuloy-tuloy lang sila! Abang si Renzo dito may iipit na! Tingnan natin kung makakatakas pa, pero nagagalit na ang Echo. After kill, hindi sila nagbibigay ng chance sa yung mga TPs ng Echo. Oh my God! Pedro Kai nakap na naman! Crowd control! Oh my God! Random in you! Oh! Wow. Look at this. Again, tingnan natin yung items dito ng ng dalawang core heroes. Feather Nail Strike! Tapos nandun naman yung follow-up! Ngayon, mga hapon, let's guard Tizzy! Phantom execution papasok! Pero andito nga lang si Kenra gustong sayawan! Nandito na yung kanyang mga dash step! Kaso nga lang, mababato ba siya? When a knock-up! 3-mark Tizzy to the rescue! Echo kasi nakakuha siya ng kill bounty kay Carl Tizzy. Again, eto naman! Mauhold na pa rin. May burn, pero mukhang hindi enough. Nice. Pasok na ata sila dito. Chakos, mukhang andito na nga yung kagat. Mapapatumba yung Tizzy. Here comes Omega. Andito rin yung Zaman Force. Kaso wala mapapatumba ang isa. Pero mabawi ata sila. Carl Tizzy, patatabaan dito na ang Night Fury. Buhay ang Omega. Low lang si... Uy, mangyayari pero going back, guys. Pero ito na nga. Sadik, take over na. Hugot pabalik. Merong nasa Omega. Liga dito. Halik muna saglit. Kaso nga lang, napatumba pa rin. God. The Retribution Burn. Akala natin, ang makakahatak doon si Chakno, pero kabalik ka na nangyayari. Ayaw na pa isa. May tipa na naman. May follow-up, Phantom Execution. Tatlo lang yung tinuho para peaceful lang. Echo ngayon, nagwawala na. At triple kill. Fear. Pero si Chakno may ibig sa gitna. Napakagat, pero wala na siyang magagawa. Taga nilang pasukin to. And here comes very cute. Sabi pa na kita. 3-mark Tizzy with the Dragon Form. Ang dying fury for the defense. Pero mukhang makakahuli ng kill. Dito si Kenra onto 1. Pero ngayon naiipit na nga ang isa. 3-mark Tizzy is low. Pero nakakapag-regen pa. The steal from Omega. Ngayon, tusok-tusok lang. Carl Tizzy with the media. Going for the Savage. Savage from...